tayo ngayong dryer. Dryer na ito ay sabi ng may-ari, bigla na lang daw ayaw nang umikot. Pagka ganito ang problema, madalas po ang unang chinecheck eh linya. Depende kung ang problema niya ay pagka isinaksak mo siya ay parang may napapapansin kang nanginginig, pwedeng sa kapasitor. Yan ang pangalawang tinicheck. Kung meron po kayong tester check, tignan po natin yung continuity kung pumapalo ba siya, kung gumagana ba yung mga switch, yung pinaka-timer niya. Pero madalas sa ganitong mga problema na ayaw umikot na kapag sinaksak mo nanginginig ay kapasitor. Tingnan po natin. Sinaksak po natin pero hindi nag-i-indicate. Kung mahawakan po rin yan, parang nanginginig lang po. Mag-iinit lang ang motor niyan. Maaring masira ang motor kaya huwag po na pong pipilitin. Pag nasira yung motor, sayang. Mahal pa naman ang motor. Try po natin magpalit ng ibang kapasitor. Yung bagong kapasitor. Susubok natin. Yan. Yung pagkabit po ng kapasitor, kahit po yan magkapalit, wala po yung polarity. Ingatan nyo lang na huwag mapapadikit yung linya para hindi po siya mag-short. Para makasiguro kayo, pwede nyo po siyang balutan pansamantala ng tape. Masking tape o electrical tape. Testing po natin para malaman natin kung yun ang problema. Pitin po natin yung timer. Ayun! Kumana, umikot siya. Ibig sabihin, sa kapasitor nga po ang problema na ito. Yan. Kung bakit, marahil ay mahina na. O kaya, kung mapapansin nyo, parang may mga umbok siya. Ibig sabihin talagang mahina na talaga to. Hindi niya nakaya. Kailangan na talagang palitan ng bago. Muro lang naman yung kapasitor. Ang kapasitor po niyan ay pang dryer ay meron po siyang 5 UF. Yan ang bibilin po ninyo pag bibili kayo ng kapasitor. May nakasulat naman po yan. At alam po yan nung pagbibilang niya, sabihin nyo lang po na pang dryer. Ngayon, kung sa washing machine naman, ano po yun? 10 UF. Yung kapasitor na ikinakabit. Yan. At karagdagang kaalaman lang po, yan pong sa dryer ay meron po yung dalawang klase na pinaka switch niya. Yung isa yung sa timer po niya. Pag pinihit nyo po yun, kung meron po kayong tester, eh dapat papalo po yun. Yun yung isa. Yung pangalawa naman, pinaka-switch niya, eh yung sa takip. Kapag ka po yung takip ay
habang gumagana po yung timer at inangat nyo po yun, meron po yung pinaka-switch na nagpapangabot. Bibitaw po yung pag inangat nyo po yung takip. Kaya ang tendency, pagka gumagana pa yung pinaka-preno ng motor, ititigil po yun. Yung ilan sa mga pinaka-switch niya. Ayan, ganyan po kagaya po niya. No? Inangat po yung takip, hindi po malo yung tester. Pag ibinaba po ulit yung takip, habang naka-on yung timer, gagana po ulit yun. Ayan, papalo po ulit yan. Yan yung ilan sa mga ano. Kaya, para po sa ano, mainam din po na meron po tayong sariling tester para po marami po mapaggagamitan po nito. Mahalaga po ang tester. Kukunin na ng mayari.